Nasa higit 8 taon na ang nakakalipas mula nang maging laman ng mga pahayagan na telebisyon ang misteryosong pagkamatay ng babaeng empleyado ng isa sa pinakaprestihiyosong hotel at casino dito sa Pilipinas na matatagpuan sa Parañaque City. Hindi pa man nagtatagal sa operasyon ang noon ay katatayo lamang na hotel at casino. Isang trahedya ang naganap sa loob mismo ng establishmento na kinasangkutan ng isa sa mga empleyado nito. Isang babaeng nagngangalang Edgel Joy Durolfo ang napaulat noong Pebrero taong 2016 na misteryosong namatay matapos makipag-party sa kanyang boyfriend at tatlo pang mga kaibigan sa loob ng room 812 ng hotel. Tadtad siya ng pasa sa katawan nang isugod sa ospital kung saan ito binawian ng buhay. Ayon sa kanyang mga kasama, drug overdose ang kanyang ikinasawi. Ngunit iba ang sinasabi ng pagsusuring ginawa sa kanyang bangkay. Ano nga kaya ang tunay na naganap sa 4 na sulok ng room 812? Balikan natin ang kwento ng kasong ito ng pagkamatay ni Edgel Joy Durolfo. Panganay sa 2 magkapatid na babae si Edgel Joy Durolfo, 26 na taong gulang. Maagang napalaot sa buhay si Edgel dahil sa maaga itong nabuntis at kalaunan ay naging single parent sa pagpapalaki ng kanyang anak na lalaki. Bukod sa binubuhay niyang mag-isa ang kanyang anak, siya rin ang tumatayong pinaka-breadwinner ng kanilang pamilya. Bagamat isang negosyante ang kanyang ina, habang on-call electrician naman ang kanyang ama. Si Edgel din ang nagpaaral at nagpatapos sa kolehiyo sa kanyang kapatid na si Ethel, habang si Edgel ay hindi nakapagtapos ng kanyang pag-aaral dahil ninais niya agad magtrabaho at makatulong sa pamilya. Bago siya nakapagtrabaho bilang assistant manager ng hotel, sinubukan din niyang pumasok bilang model dahil may angkin naman itong kagandahan. Noong taong iyon ng 2016, nag-propose na ng kasal kay Edgel Joy ang nobyo nitong si Rodney Inchausti, isang medical representative. Dati itong katrabaho ni Edgel sa hotel bago siya pumasok ng ibang trabaho sa isang pharmaceutical company. Naging magnobyo sila pagkatapos ng ilang taong pagkakaibigan at sa maikling panahon ng pagiging magnobyo, agad niyayang magpakasal ni Rodney si Edgel. Pero ang masaya sanang pagpapakasal ay humantong sa isang trahedyang gumulat sa kani-kanilang pamilya. Isang napakasamang balita ang sumalubong sa pamilya Durolfo madaling araw ng February 26, 2016. Ang breadwinner kasi ng kanilang pamilya na si Edgel ay nag-aagaw buhay noon sa San Juan de Dios Hospital. Ang masamang balitang ito ay inihatid sa kanila nang walang iba kundi ng nobyo nitong si Rodney Inchausti, 27 taong gulang. Siya at ang kanyang mga kaibigan ang nagdala kay Edgel Joy sa ospital at sila rin ang mga huling nakasama ni Edgel ng gabi iyon. Ayon sa ina ni Edgel na si Evangel Durolfo, tinawagan siya ni Rodney at sinabi nitong nasa ospital sila ni Edgel. Nag-aagaw buhay di umano si Edgel dahil uminom sila ng ipinagbabawal na gamot. Na-overdose di umano si Edgel, kaya nila ito isinugod sa ospital. At sa mga oras na iyon ay comatose na ito. Nang tanungin niya si Rodney kung paano ito nangyari, tanging sorry na lang ang kanyang nadinig mula dito. Bagay na lalong nagpakaba kay Aling Evangel. Pasado alas 9 na ng umaga noong February 26, 2016, nang makarating sa ospital ng San Juan de Dios ang pamilya Durolfo. Pagdating nila Aling Evangel, sorry pa rin ang sorry si Rodney sa kanya. Pero ng mga oras na iyon, halos hindi niya matingnan ang kanyang anak sa labis na pagkaawa sa sinapit nito. Puro pasa ang katawan at nooy lumuluha ang kanyang mga mata.
Sa kasamaang palad ay nalagutan na rin ang hininga si Edgel pagkalipas ng 10 oras sa ospital. Sa pagkamatay ni Edgel Joy, maraming naging tanong ang kanyang pamilya kung paano siya namatay gayong malakas ito ng huli nilang nakasama. Ano nga kaya ang tunay na nangyari sa loob ng Room 812 kung saan nagparty sila Edgel at 4 pang mga kasama? Gabi ng February 25, 2016, makikita sa isang larawan na kuha sa cellphone mismo ni Edgel na magkakasama sila ng kanyang mga kaibigan at ang fiancé nitong si Rodney. Ito ang gabing magkakasama sa Room 812 ang 5 bago naganap ang insidente. Kasama ni Edgel sa larawan si Josibel Uy, 30 anyos, Mulo Huang, 26 anyos, mga dating kasamahan ni Edgel sa trabaho, at si Paul Egok, matalik na kaibigan ni Rodney. Ayon sa salaysay ni Rodney, si Edgel Joy mismo ang nagpa-reserve ng hotel room. Sa loob di umano ng kwartong iyon ay tumira silang 5 ng ipinagbabawal na gamot o yung tinatawag na party drug. Hindi raw nila pinilit at kusa itong uminom ng droga. Ayon naman sa pamilya ni Edgel, hindi nila alam na marunong gumamit ng droga si Edgel at hindi rin sila naniniwala na magagawa ito ni Edgel dahil kilala nilang responsable ito. Sa laysay pa ni Rodney, alas 11 noon ng gabi, nasa 30 minuto matapos uminom ni Edgel ng ipinagbabawal na gamot, napansin niya di umano si Edgel na nagpapagulong-gulong sa sahig hanggang sa mapansin niyang nakahandusay na ang kanyang nobya na tila wala ng malay. Nang lapitan daw nila si Edgel, nagsabi raw ito na hindi na siya makahinga. Bandang alas 2 ng umaga kinabukasan, nakita sa CCTV ng hotel na lumabas ng silid si Rodney na buhat-buhat ang tila walang malay na si Edgel Joy. Maya-maya pa ay lumabas naman ang kanyang mga kasama, pero pagkalipas ng ilang minuto ay bumalik sila sa loob ng silid. Sa laysay pa ni Rodney, pinaliguan pa nila si Edgel para mahimasmasan ito. Pero pagkalipas ng ilang minuto, nangisay na ito at napansin din nilang nangitim na ang mga kuko ni Edgel. Maya-maya pa ay muling lumabas ng silid ang grupo ni Rodney at buhat-buhat ni Rodney si Edgel na noon ay pinalitan na nila ng damit at nakatakip ang mukha na para bang may nais silang itago. Pagbukas nila ng elevator, nakasalubong nila ang isang security guard. At dahil napansin na sila ng security guard, napilitan na ang grupo na dalhin si Edgel Joy sa klinik ng hotel. Pero agad din siyang isinugod sa ospital ng mga oras na iyon dahil malubha na ang kanyang lagay. Bagamat naisugod pa si Edgel sa ospital, hindi na naisalba ng mga doktor ang kanyang buhay at tuloy na rin siyang namatay noong araw din iyon ng February 26, 2016, bandang alas 2 ng hapon. Ayon sa mga toxicologist, ang paggamit ng party drug ay nagdudulot ng hallucination o pagkawala sa sarili. Ang 60 mg hanggang 120 mg nito ay sapat na upang mag-hallucinate o mawala sa sarili ang gumamit nito. Sa isinagawang pagsusuri sa labi ni Edgel Joy, nakita na totoong gumamit niya ito ng droga. Ngunit ang nakapagtataka ay asphyxia by manual strangulation o pagsakal ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon sa mga pulis, kung susuriin ang naging resulta ng medico-legal, maaaring ginamitan ng kamay o isang bagay na idiniin sa bandang leeg ng biktima. Dagdag pa ng mga investigador, malinaw na may foul play na naganap sa pagkasawi ng biktima. Paniwala naman ng pamilya Durolfo, selos ang naging dahilan kung bakit nangyari ang trahedya kay Edgel. Dahil ilang araw bago maganap ang insidente, nag-away pala ang dalawa at nakita na lamang nila sa Instagram account ni Edgel na nagkabati sila ng mag-sorry si Rodney kay Edgel at bigyan niya ito ng cake. Hindi rin sila naniniwala na sa pagsasayaw at paggulong-gulong ni Edgel na tamo ang malalaking pasa sa kanyang katawan. Inasahan na rin daw nila na itatanggi ni Rodney at mga kasama nito
na may kinalaman sila sa nangyari kay Edgel Joy. Batay pa sa nakalap na impormasyon ng mga pulis, kakaiba ang ikinikilos ng fiancé ni Edgel na si Rodney noong gabing maganap ang insidente. Ayon sa nurse na tumingin kay Edgel Joy, nagpupumilit ang grupo ni Rodney na sila na ang bahala magdala kay Edgel sa ospital. Ngunit tumanggi ang nurse dahil nasa loob sila ng hotel. Kaya pananagutan nila na bigyan ng karampatang lunas ang sinumang guest na nangangailangan ng tulong medikal. Isa pang kaduda-duda ay kung bakit may mga pasa din si Rodney sa kanyang braso na pilit nitong tinatakpan. Nakita rin ito ni Aling Evangel noong magkita sila ni Rodney sa ospital. Kaya't sa simula pa lamang ay duda na si Aling Evangel sa mga kwento ni Rodney. Alam niyang hindi nagsasabi si Rodney ng totoo sa kanya at ito ang nais nilang patunayan. Dahil na rin sa mga nakalap na impormasyon at sa lumabas na resulta ng pagsusuri sa labi ng biktima, itinuring ng mga persons of interest sila Rodney Inchausti, Paul Egok, Molo Wang at Josibel Uy. February 17, 2017, isang taon pagkalipas ng insidente, inisyuhan ang apat ng warrant of arrest at kinasuhan silang lahat ng murder. Dagdag pa sa kaso ni Rodney ay napatunayang dawit din siya sa credit card theft noong 2011 sa Dumaguete City kung saan nakunwari itong miyembro ng World Wildlife Fund kasama ang babaeng nagngangalang Jane Everett Blanco. Isang dentista ang nagreklamo sa dalawa na nabiktima nila ng halagang 87,000 pesos na ibinigay niya bilang donasyon, ngunit hindi niya akalain ng mga kawatan pala ang kanyang katransaksyon. Lahat ng akusado ay nagbigay ng counter affidavit para sa kasong murder na isinampa laban sa kanila. Lahat sila ay sinasabing walang naganap na krimen dahil drug overdose ang ikinasawi ng biktima at hindi pananakal dahil wala ni isa sa kanila ang sumakal sa biktima. Ang pangyayaring ito ay nag-iwan ng labis na kalungkutan at sakit sa pamilya Durolfo. Ang walang saysay niyang kamatayan ay habang buhay nilang dadalhin, kaya't ang kanilang hiling ay katarungan.